So if they're facing a scenario that requires de-escalation, the system will appropriately respond to the officer's commands as they try to de-escalate any situation and talk down potentially violent suspects. I don't want to hurt you. I don't want to hurt you, driver. Please put the gun down, put your hands up. We can get you help. We can talk about this. Put the gun down. Drop the gun. The gun's out. Driver, get your hands in the air. Step out. Step out. Get your hands up. Walk towards me. Keep walking. All 94 officers in the So parang yung training natin ngayon sa kapulisan natin ay halos iisa na sa United States, mga utol, virtual reality, napaganda, less cost-effective, kumbaga, makakabawas sa gastos ng gobyerno, virtual reality na lang. Pero same time, parehas rin yung magiging training, mga utol. Napaganda, bukod pa doon sa ginagawang mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Bago tayo dumako sa ating featured video, mga utol, ipopromote ko muna ang ating official Facebook page, Alamin Natin PH. Mga utol, para sa mga mahilig mag-Facebook, paki-follow naman at paki-like na to, mga utol, dahil dito niyo rin po mapapanood ang ating mga content at iba pa. Okay? Pakitulungan na lang kami. Maraming salamat po. Dumako na tayo dito sa ating featured video. Alam nyo na. At bago tayo magsimula, idol ko talaga to si Kaalaman. Okay, mga utol, simpleng-simple. Ganun lang, idol ko siya. Kaya lang, interesting itong topic na ito dahil title pa lang, mga utol. Grabe na talaga ang ginagawa ng Regimeng Marcos. Uunahan ko na kayo. Ako po ay blind dito sa nilalaman nito. At kung ano man ito, ay pag-uusapan natin. Napakarami ko na pong ginawang reaction video and comments tungkol sa pamilyang Marcos nung panahon pa ni Ferdinand Marcos, yung mga ginawa niya, yung mga kung ano-ano mang istorya tungkol doon. Okay, mga utol, to the point na umabot tayo sa mga samot-saring conspiracy at sa Marcos Gold hanggang dito sa panahon ni President Bongbong Marcos. Pero ano nga ba ang grabe sa ginagawa ng Regimeng Marcos? Alamin na natin mula kay Kaalaman, ang aking idolo. Paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Game na, mga utol. Interesting. Para ang tanong ko sa Pangulo ay bakit mo naman ginawa ang mga bagay na pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Galing, no? 30,000 housing units sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ipinamahagi ngayong araw. Target din daw ng gobyerno na gumawa ng malakondo na pabahay. Mas marami na ang maring mapagkalooban ng bahay dahil yan sa determinasyon ng Marcos administration. Ano ba yan, Pangulong Marcos? Gusto ko nang bawiin yung boto ko sa'yo. Bakit mo naman ipinamigay sa mga mahihirap? Tingnan mo naman kasi, buddy, ang sosyal. Para kang nakakondo. Fully furnished, kompletong-kompleto na. May mga gagawin pang malapit na mga hospital, paaralan, simbahan, at marami pang iba na siyang sobrang makakatulong sa mga Pilipino. Wala eh! Hindi ako nabigyan. Kaya ang kaya ko nalang gawin ay manghila pababa. Ayaw ko sa mga ganyan. Gusto ko yung ganitong design. Hindi ba't mainit sa Pinas at mas maganda yung itsurang kubo? Para naman, presko lahat tayo. Mas maganda yung itsurang Pinoy dahil hindi ba't ang normal na ginagawa ng mga gobyerno sa lupain ng Pilipinas ay i-develop, i.e. ibenta sa mga pribadong kumpanya para pagkakitaan. Doon tayo na sana eh, mga utol, no? Siguro naman nagigets niyo yung ibig sabihin ni Kaalaman. Nagulat rin ako. Anyway, nailabas ko na yan yung mga patungkol sa mga pabahay na proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. No, nung during campaign period ay pinangako niya yan, na susubukan niya, pipilitin niya na 1 million na pabahay kada taon na magagawa. So sa loob ng 6 na taon niyang termino ay 6 million ang pinapakay nilang matapos na pabahay, mga utol. At yun ay tinutupad nila. Napakarami na po mga
pabahay ang ginagawa hanggang sa ngayon. Tuloy-tuloy po yan, mga utol. So, inu-compare ni Kaalaman yung ginagawa ni President Bongbong Marcos sa mga nakaraang administrasyon. Tanggalin natin si President Rodrigo Roa Duterte doon sa senaryo na yan. Yung mga benta-benta ng mga pag-aari ng gobyerno, alam nyo na yan, mga utol. Yung Petron, yung PAL, napakadami niyan, mga utol. To name some lamang, National Steel Corporation, so FTI. Well, bahala na kayo. Dinudugtungan ko lang, tuloy na natin. Bigyan ko ng suwesyon ang ating administrasyon. Dapat sana ang ginawa nyo sa lupang yan ay ginawa nyong subdivision, i-develop, tapos pagbayarin yung mga taong titira dyan. Sayang din naman yung revenue, pero na magiging bato pa, if you know what I mean. Ganoon naman talaga, buddy, di ba? Ang naging kalakalan sa lupa ng Pilipinas ay ibenta ito sa ibang mga lahi. Eh bakit nyo naman kasi ipinamigay sa mga mahihirap na Pinoy? It's a no, 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 no good for me. Nakapapasok lamang na balita, naging bagyo na ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility. Thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa hapon at gabi, hindi lang po sa Metro Manila. Bagyo na may international name na Mawar. Bagyong si Betty, yung taglay itong lakas. Kawawa na naman ang Pinas dahil kaluwat-kanan na naman ang mga bagyong dumadaan. Ngayon at noong mga nakaraang rainy seasons ay ang madalas nating tanong ay nasaan na naman ang Wala pa man ang mismong bagyong Mawar, halos buong linggo nang pinaghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government ang bagyo. Ito nga yan, nagpadala na ng mga relief goods at personnel sa Northern Luzon ayon sa Pangulo. Bukod sa 1 milyong food packs at iba pang tulong, may higit 18 billion na laang pondo sa disaster relief. We have already warned the LGUs to prepare in case of heavy rains and flooding. The national government is here to assist. We are in constant contact with the local governments para makita natin what is the situation in their place. Nagkasa na rin ang preemptive evacuation sa ilang lugar tulad sa Rojas, Balawan. Sa Cagayan, aabot sa 6,000 food packs na ang naihanda. Ang pag-aanda namin dito ay laging for the worst dahil 70% of the province are very highly... Ay pucha, buddy, handa na pala agad ang Pilipinas. Wow! Amazing! First time, pambihira. O eh, paano ngayon yan? Medyo lumihis ang bagyo. Hindi na siya masyadong nanalanta sa bansa. Eh paano na ngayon yung mga biniling sandamukal na bigas at mga relief goods? Yung mga rescue boats at maraming search and rescue training ng mga sundalo at mga volunteer. Sayang lang yung inihanda nila para sa bagyo. At tingnan mo pa, buddy, ang nakakainis pa dito ay imbes na mga plastic bag. Yung mga plastic bag na mabibili sa mga kanto ang ginamit sa relief ay inilagay pa nila ito sa isang container. May pa-social effect pa silang nalalaman. Sayang lang yung ipinambili ng kahon. Pagkain na lang sana, imbes na mga box-box na yan. Hindi naman makakain. So ano ngayon yung mangyayari sa mga relief goods na inihanda ng gobyerno para sa ating mga Pilipino? Mabubulok na naman yan sa kung saang bodega. Masasayang lang yung budget ng gobyerno. Ang ginawa sana ng gobyerno ay hinintay muna sana yung bagyo bago naghanda. Pero hindi yon ang nangyari. Yung typhoon, yung bagyo na yung nag-adjust sa kahandaan ng Pilipinas. At nang dahil sa ginawa ng ating Pangulo at ng kanyang mga galamay ay yung dating tanong. Yung tanong kanina na nasaan na ang Pangulo ay biglang napalitan ng nasaan na yung bagyo. Oo nga, no? Nangyari yan, mga utol, no? Nung mga nakarambang bagyo, no? Binaglabasa sa social media na saan daw yung Pangulo. Yung pala, si President Bongbong Marcos naka-helicopter at iniikutan yung mga lugar na nasalanta ng bagyo. At personal siyang pumunta doon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Tapos nung kasagsagan ng bagyo, nagbe-briefing sila ng kanyang mga tauhan para kumilos at rumedy doon sa... yun nga, yung mga evacuees, kung anong mga gagawin. So... palagay ko ang pinapalabas dito ni Kaalaman, di ba? Ang pinapalabas niya, yan yung ginagawa ng ating Pangulo. Ayan, grabe ang kanyang ginagawa.
Anong masasabi nyo dyan? May batikos pa rin kayo? O sige, pagpalagay na. Inihasabi na nga ni Kaalaman yung mga batikos o yung mga possible na pwedeng ibira pa rin sa Regimeng Marcos o sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Pero kayo mga utol, anong masasabi nyo? Pa-comment na lang. Tutuloy natin at napakahaba pa nito. Marami pa tayong makikita at malalaman. Game na! Give thanks, man! Victory! Speaking of relief goods, buddy, ano na naman itong naamoy kong bagong inihahain nitong ating Pangulo na si Bongbong Marcos. President Ferdinand Marcos Jr. gave the thumbs up to the proposed food stamp program of the Department of Social Welfare and Development. Ano yan? Food stamps? Pambihira. Bakit pagkain ang ipamibigay ng gobyerno sa mga Pilipino? Bilang 100% true Filipino-blooded, ay ayaw ko ng pagkain. No, 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 no. Ang gusto ko ay pirahin na lang. Bakit food stamps yung ipamimigay? Paano kung bibili ako ng bagong aparador, bagong motor na hulugan, mga appliances, at yung mga naka-add to cart kong gamit sa bahay? Paano na yung mga pangarap ko na iaasa sa gobyerno? Sino na ang tutupad? Habang buhay na lang ba akong maghihirap? Pambihira talaga. Isang taon pa lang itong si Pangulong Marcos ay ang dami ng hanash. Pera na lang sana, imbes na food stamp. We may now be seated. We invite our distinguished guests to join the President to witness the signing to law the Subscriber's Identity Module Registration Act. O teka, ano na naman yung SIM card registration na yan? Sa dinami-dami ng problema sa Pilipinas ay SIM card registration pa yung inuna. Nakakapag-text naman ako, nakakatawag. Paano na lang yung mga walang ID? Yung mga walang internet tulad ko, edi na-deactivate yung SIM namin? Dapat ipinamigay. Namigay na lang sana ng libreng SIM yung ating gobyerno. Edi natuwa pa ako. Good luck ngayon sa mga hukluban at siraulong mga scammer online bilang na ang mga araw nyo. Ngayon, pag na-scam ka online, ay ang isa sa pinakapupwede mong hingan ng tulong ay ang ating magigiting na mga pulis. Teka lang, mga utol, no? Para sa akin, sa opinion ko lamang, napaganda nitong SIM card act natin dahil nga rehistrado na lahat ng mga SIM cards, no? Madali na ma-detect yung mga nangi-scam. So alam ko, napakarami sa inyo na biktima na nitong mga text scams dahil yun na rin yung nagbunsod para ituloy itong SIM card registration. Napaganda rin naman, one number, no? Kapag rehistrado sa iyong number. So, matatakot ka talaga gumawa ng kalokohan gamit ng iyong SIM card or number. Diba? Pero hindi na natin papaliwanag. May mga bumatikos dito, mga utol, sa Kongreso. Nung pinag-uusapan o pinapasa pa lang itong bill na ito, napakadami, may mga mangilan-ngilan pala na bumatikos o lumaban tungkol dito sa SIM card registration, tungkol sa mga privacy something. Okay? Mga utol, pero tuloy na natin. Want to sama sila dito eh. Gagamit na ng makabagong teknolohiya ang Philippine National Police Training Service sa pagsasanay sa mga pulis sa pagbaril. Ayon kay PNP Training Service Director, Police Colonel Radel Ramos, sa paggamit ng firearm simulator, mas mahahasa ang kakayahan ng mga pulis. O teka, ano na naman yung mala video game na yan? Ha, nakakatawa. Natatawa ako, buddy. Hindi ba't ayaw nating mga Pilipino ang maging modern? Ayaw natin ng innovation. Doon tayo sa mano-mano. Hindi ba't iba pa rin ang personal? Maglaan tayo ng sandamukal na budget kuno para pambili ng mga bala-bala. Tapos yung budget, ewan ko na lang. Paano na lang yung mga nagbebenta ngayon ng bala? Edi nalugi sila? Yung mga nagtatrabaho doon ay paano na? Alam nyo, buddy, pag ginamit niyang mga video game na yan ay hindi makakatama ng totoong tao ang ating mga kapulisan. Iba pa rin ang totoo
sa mga video game. Buti pa sa USA, doon sa United States of America, kung saan disiplinado at talagang malalakas ang mga pulis ay mano-mano. So, if they're facing a scenario that requires de-escalation, the system will appropriately respond to the officer's commands as they try to de-escalate any situation and talk down potentially violent suspects. I don't want to hurt you. I don't want to hurt you, driver. Please put the gun down. Put your hands up. We can get you help. We can talk about this. Put the gun down. Drop the gun. The gun's out. Driver, get your hands in the air. Step out. Step out. Get your hands up. Walk towards me. Keep walking. So parang yung training natin ngayon sa kapulisan natin ay halos iisa na sa United States, mga utol, virtual reality, napaganda, less cost-effective, kumbaga, makakabawas sa gastos ng gobyerno, virtual reality na lang. Pero same time, parehas rin yung magiging training, mga utol. Napaganda, bukod pa doon sa ginagawang yung AFP modernization program natin, patuloy natin pag-acquire ng mga bagong assets o mga bagong kagamitan para maipagtanggol ang ating bayan. Okay, mga utol? And yung pag-alis-alis ni President Bongbong Marcos, nagre-resulta ito ng magandang foreign relations sa ating mga alyadong bansa. At the same time, nakakukuha siya ng mga bagong investments dito sa Pilipinas. Siyempre, pag investment, ang ibig sabihin niyan, karagdagang kita ng ating mahal na Pilipinas and karagdagang trabaho para sa ating mga mamamayan. So, win-win situation. So, pag dito pa lang, so okay na mga utol, ganyan ang training ng ating mga kapulisan, di solid, di ba mga utol? Tuloy na natin. Pero kailangan ko ng inyong komento. Komento nyo na lang sa comment section. Galing. Ay naku mali, ginagawa na rin pala nila doon. Matanong kita buddy, alam mo ba kung paano tumataas ang ranggo ng mga pulis? Well, base sa batas ng Pilipinas ay ang isa sa kanilang pinagbabasihan ay yung kung ilan ang nahuhuli nilang tao na gumagawa ng krimen o kaya nagpapasok, nagtutulak ng mga ipinagbabawal na gamot. So, kung isa kang madiskarte at matalinong pulis ay syempre, the more huli, the merrier. Speed lang. Sa mga operasyon tulad nito, madalas makakuha ng promotion ang mga miyembro ng PNP. Sa giyera kontra droga, may takdang bilang ng aresto ang isang pulis para maging eligible siya sa promotion. Pero ang ganitong nakagawian, plano ng tuldukan ng National Police Commission at PNP. Lumabas kasi sa pagdinig ng Senado sa 990 kilo shabu controversy, nagiging daan ito para gumawa ng peking accomplishment ang mga pulis para ma-promote. Systemic po kasi. Tama. Yung ginagamit nilang performance rating base doon sa huli. Halimbawa kung yung lalawigan o yung lungsod ay wala namang gaano, subalit hinihingan sila ng huli. Tama. Meron kasing 5 arrests o 10 arrests para ma-promote yung mga pulis. Kaya sometimes natetempt na gumagawa ng huli para lang magkaroon ng accomplishments. Ayan na naman tayo sa pagbabago. Bakit nyo naman babaguhin ang ganitong patakaran ng PNP? Ika nga ng mga matatanda ay if it ain't broke, don't fix it. Kahit na alam naman natin na matagal ng broke. Pambihira buddy, duda talaga ako sa planong ito. May mga pulis na nasa middle of the pyramid ng mga sahod ng PNP lang ang kanilang mga sinasahod. Pero napakalaki ng kanilang mga bahay. Wonder how, I wonder why. Basta yun buddy, para sa akin ay wag na nating baguhin. Hindi, wag muna kayong mag-dislike buddy. Kung hindi kayo pamilyar sa salitang sarcasm, ay pag-search na lang ito online. Dahil mula umpisa ng videong ito, ay kung alam mo ang ibig sabihin noon, ay kanina ka pa siguro tumatawa. Alam mo na kung saan pupunta ang paksa natin ngayon. You see, kung bibisitahin mo ang channel ko, ay not a single video. Walang kahit na isang video kang mahal.
makikita kung saan inimpluwensyahan ko ang inyong magiging boto sa nagdaang eleksyon. Tama. Kung may natatandaan kayo ay hindi ako yon. 100%. The fact of the matter is na kahit na ano pang sabihin kong maganda tungkol sa isang tao ay may masasabi at masasabi ka pa rin. Alam ko kasi na likas sa ating mga Pinoy na manghila pababa upang itaas ang ating sarili ng ating mga bangko o ng ating paniniwala. Ayaw ko ng katoksikan dito sa channel, kaya imbes na pagkakitaan ko ang eleksyon ay minabuti kong manahimik na lang. May prinsipyo akong pinanghahawakan. Tulad ngayon yan, may masasabi na namang hindi maganda ang ilan sa inyo, kahit na ang pinaka-topic natin eh ang mga highlights ng mga nagawang mga ganda ng administrasyon. Buddy. Ngayon mga utol, no? Wala na tayong magagawa sa ganyan. Ang pag-uugali na ganyan ng mga tao. Ang dami. Kahit ano, kahit ako, no? Kahit anong ilabas ko na video, mapa-good news, mapa-hindi, eh, may masasabi yung tao na sa akin pati tinatama. Na parang ako may kasalanan ng mga bagay na yun. Sa mga topic, mga utol, no? Ganun. Ginagawa nila yun ng ibang tao na parang ako yung may kasalanan. Ako ba gumawa nun? Parang. So inahatid ko lang naman yung impormasyon. And palagi sinasabi ko eh, nasa inyo pa rin paniniwala yan. Hindi ko dudugtungan. Unless isang bihira ako magsabi na oh, totoo to, eto dapat. Bihirang-bihira yun. Kapag totoo, kapag 100% naniniwala ako na totoo yung nangyari na yun. Pero kunyari isang topic o yung parang debatable, eh sinasabi kong kayo pa rin, paniniwala nyo pa rin ang dapat nyong paniwalaan, pero wag natin pag-awayan dahil igagalang ko ang inyong mga opinion. Lahat naman tayo ay entitled sa ating mga sariling opinion. Okay mga utol? Pero ang pangit lang to the point na parang iginigiit mo sa amin o ginigiit mo sa ibang tao yung paniniwala mo. Wag naman ganun. Ako hindi ko rin yung ginagawa. And saludo sa iyo sa saludo sa iyo kaalaman sa paglilinaw niyan. Okay mga utol, natatawa nga ako simula kanina pa. Tama. Tuloy na natin. Tapos na ang eleksyon. Panalo na ang the legendary na si Pangulong Bongbong Marcos. Move on na tayong tama. Lahat kasi kahit na anong pagiging keyboard warrior mo dyan ay hindi na mababago yun. Suportahan na lang natin kahit na munti. Sabi nga nila ay unity. Titigil na natin mga utol, pero gusto ko kayong iwanan ng tanong. Anong masasabi nyo so far sa pagiging pangulo ni President Bongbong Marcos o sa pamumuno niya sa Pilipinas? Anong masasabi nyo? Approve ba kayo sa kanya? Gusto nyo pa bang ituloy niya? At gusto nyo ba na yung susunod sa kanya eh ganun din ang gawin? At ayaw nyo? wag na yung negative, no? Yun na lang yung tanong. Gusto nyo ba yung naging resulta ng pamumuno ni President Bongbong Marcos sa ating bayan so far? Pa-comment na lang mga utol. Maraming salamat sa iyo kaalaman. Sabi ko na nga ba eh, mag-e-enjoy ako dito. Blind po ako simula umpisa. So hindi ko po alaman nilalaman ng kanyang video. So maraming salamat kaalaman. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Okay? Bahala kayo sa inyong opinion.